guys, welcome back to my channel. It's me, Jake, your peanut trucker in USA. Anyway, as you can see, I'm inside a truck. As you can see, I have a table here, and I have all these ingredients on my table. Guess what? I'm going to cook Filipino spaghetti, or Filipino spaghetti. You know, the American accent, bro. Anyway, yeah, as you can see in my previous vlog, I went to where is it, the seafood market when I was in Chicago, Illinois. That is a Filipino seafood market, and I bought a lot of stuff, guys, for like a month groceries. So total of, I spent like almost $300. I know it's a lot. I know, I was really shocked. Actually, I spent like $288, not really $300 even. So I spent that much money, but guess what I got? Like, I got a lot of foods stuck here in my truck. Bottle of water. I mean, I only get one pack of water, 32 bottles, and extra. My water na din ako, but I need extra kasi sa truck stop they are expensive. And then I did buy a lot of Incan's food. It's all like Filipino food. Sardinas, we call it sardines here. Banana ketchup. And then what it makes expensive, guys, kaya medyo nagmahal yung groceries ko, is that bumili ako ng mga ganito. And then the banana ketchup. This is the spaghetti sauce that I'm gonna use for making spaghetti. And also, bumili din ako ng 2 packs of rice, which is one of them each is $12. You know, for emergency, I actually don't really eat rice, but pang-tawid gutom lang in case na, you know, magkaroon tayo ng food crisis, then I am prepared. So that's what I'm after for. And then, as in, marami akong binili, guys. Pretty much all is, ano ba to? Mga salmon, mga corned beef, and bigas, water, and then some snacks. So, ang gagawin ko today is I am going to cook spaghetti, Filipino spaghetti, and then, oh, I forgot to tell you guys that I bought, magluluto tayo ng ano, ano ba, taglisan lang tayo. So, we are gonna cook, magpipreto tayo ng bangos, kaya medyo namahalan ako kasi bumili ako ng bangos na i-air fry ko dito. As you can see here, it is air fry, you guys. Okay? So that's where I'm gonna cook the fish. And then I also bought a, bumili din ako ng ano, ng pork belly. So ang pork belly, hold on, where is it? So I pretty much, we're gonna do a food mukbang later. So I also get a shrimp. So kasi magsisinigang din ako kasi I'm really craving for soup. So we're gonna be cooking sinigang, and then I'll mix it with pork belly. And then mag-air fry din ako, guys, ng separate na pork belly dito sa air fry, para alam mo yun, parang pulutan. So pretty much today we're gonna be eating a lot of food. Kasi andito ako at this truck stop for 34 hours reset. That's where I'm gonna do my 34 hour reset. Basically, it is, you know, rules and regulation for a truck driver. Now, if you've been driving for 70 hours, you have to take a 34 reset after that if you don't have enough hours to work the next day. So I'm not gonna explain that much to you guys because I know some of you don't. It's not a truck driver. Only truck drivers can relate to that. Anyway, so ang lutuin ko ngayon is, magsasaing muna ako. I have a rice cooker here. Magsasaing muna ako. And then, ililipat ko yung rice to another plate. And then, kasi ito, dito ko din iboboil yung noodles, guys. Lalagyan ko ng hot water. Dito ko ilalagay yung noodles and then yung sauce and everything. So, and then after that, yeah. Gawin na natin, itulutuin natin yung bangos. So, ang bangos nandito, ipapakita ko sa inyo. So, una, ipapakita ko muna sa inyo yung pork belly na sinasabi ko sa inyo. So,
So this is what I got from yesterday. It's like $5 including tax. And then there's one more over here. Meron pang isa. It's right here. Kaya medyo namahalan ako. But it's okay. Imagine guys, kung bibili ka ng food every day, you spend $15, you multiply it within 30 days, how much would you, how much is the total? Like how much is everything, right? It's like more than $300. So I only spent $288, but I'm not and going nowhere to eat outside. So pretty much I'm gonna be staying in the truck, cooking my own food, self-quarantine para avoid coronavirus, right? And so ang ihalo ko sa spaghetti ko is corned beef. Kasi nung nandun ako sa grocery store kahapon, I asked, kasi wala silang ground beef doon sa available doon sa store, doon sa seafood market. Sabi ko, ate, pwede ba ihalo yung corned beef sa spaghetti? Sabi niya, oo, actually, yan ang ginagamit namin. Inahalo namin ang corned beef sa spaghetti. So, yeah, kaya bumili ako nito. So, isang bag na ganito, guys. What is it? Isang ganitong bag na sa spaghetti sauce is dalawa nito. So, yun ang gagamitin ko. Bali, medyo marami-rami to. But, good thing about it is, bumili din ako ng mga lagayan. So, mga lagayan ko in case na dito ko ilalagay yung spaghetti. And then, may extra plates ako na binili ko din kahapon. And then, and yung lagayan ko sa mga soup is this one here. Bumili din ako ng, anong tawag nito? Potterware or Tupperware? I don't know. Well, it's stackable. This is, well, you know what I mean, right? So, Tupperware ba ang tawag nito or Potterware, whatever. No, Tupperware. It's storage if you wanna stack food here. So, tatlo to. So, ang mga spaghetti na hindi ko maubos, ilalagay ko dito. Isisave ko kasi may color din akong binili. Yeah. So we'll start. Cowboy type tayo guys, kasi we're in the truck and this is my we're not in the real kitchen here. So pretty much I'll be using just wipes to wash my hand. So this is the bangos that I bought from yesterday when I was in Chicago. So it is $11, dalawa siya. So we air fry ko to siya. And then yeah, it's gonna be our big meal today. So I use wipes. I've already sanitized the table here. And then this table, I also got it from Walmart yesterday. Hindi ko lang siya blinag kasi mahaba na yung vlog ko. Yeah, okay. So lahat ng ano, hindi ko pa pala sinabi sa inyo, magsisinigang din ako. So tatlong putahe, spaghetti, isda, and then with rice, and then may sinigang na sabaw, yung shrimp, and then yung pork, imimix ko together. So ang actually yung mga groceries ko is nandito lahat guys eh. So right here, madami to. And there's more over here. Sa Seafood City guys, lahat ng mga ano nila, supplies nila is galing from the Philippines, kaya medyo extra, medyo mahal. So ito yung bigas na sinasabi ko sa inyo. Maliit lang siya, but it is really a good rice, like jasmine rice. Kaya medyo mahal pero no, super good. And bumili ako ng kangkong na panghalo ko sa sinigang. It's right here. So ito. And then, yung kangkong panghalo. I'll mix it together. So, dyan ka muna. So, anyway, let's cook the rice first. Okay. So, ang panghalo ko guys sa sinigang, actually, hindi siya real na, no, na onions. Kasi, you know, I don't have space. I don't have a kitchen. So, ang ginagamit ko lang, ang gagamitin ko lang is mga powder. So, I don't need that. Kasi, alam mo, yun cowboy. Nandito tayo sa truck eh. So, this is where I put my rice. So, we're
this is a jasmine rice produce na. So minsan lang ako nagre-rice pag nagugutom na talaga ako. But normally I only eat once a day. So like today I haven't eat yet. Ang isang ganito guys, it lasts for mga 3 times na pwede kong kainin yung rice kasi konti lang ako sa rice eh. But this time super full ako and I think na maraming makakain ko, then we'll add up a little bit. And yes. Okay. So stay tuned guys sa vlog ko. It is like a cooking show. Your Pinoy tracker in you is a cooking food. Okay. So hindi ko na hinugasan guys kasi malinis yan. So I just use a bottle of water. Just like that. And then shake it like that. Hindi na super daming tubig. Saka hindi na kailangan hugasan. Kasi in our tradition in the Philippines, normally pag nag-cook tayo ng rice, we actually wash it. Like dalawang banlaw para malinis. Eh dito kasi guys yung mga rice, di ko naman sinasabi na madumi yung rice sa Pilipinas. Dito kasi yung rice talaga super linis na. Especially medyo mahalin yung rice kaya we don't need alam mo yun, hugas. So ang saksakan ko is right here. Excuse me. So, and then yung takip. So pag naluto na to, itatransfer ko sa isang storage so we can start cooking the spaghetti noodles. Okay? So BB wipes, when I was at Walmart yesterday, I didn't find any paper towels kasi nga may shortage naman sa paper towels. So, but I got lucky, I still found this BB wipes. I mean, it's good. It's also helped to sanitize your hands, your face. I used to wipe my face too when I had a long day and medyo pinawisan ako. I used the BB wipes. I mean, it also cleans your face. Nakiklin nga yung kwet ng bata eh lalo. Eh, syempre yung mukha din, di ba? So ito yung, this is the rice cooker that I got from Walmart. Ito ko guys yung air fryer. I really like this one. Kasi ano mo yun na naluluto agad yung pagkain. So yung bangos iluluto ko dito ngayon. So you stay there and then now we'll plug it in. Oh my god, my mini home is very tight here. Okay, alright. So nilagyan ko lang guys ng ano, ang tag nito. Ang tag niyan? I don't know, I forgot the word. Never mind. Tin foil pala. So ito lulutuin ko na siya dito. So i-heat na natin tong ano. How come it's not working? Oops, hold on. I didn't see any light. There it is. Hold on. Oh, there you go. See? Mag-heat up na to. Lalagay ko lang siya sa 250 degrees. And yeah guys, as in marami akong binili na pagkain and again, it's good for siguro aabot nga ng ano eh, aabot ng 2 months. So, malaki matitipid ko. Instead of buying, shopping, sa pagkain ko na lang i-spend, you know. So, ano pa ba? Okay. Aside sa isda guys, bumili din ako ng tuyo so we can cook something like it goes with the rice kasi I'm really craving for Filipino.
good thing naka-stop by ako kahapon sa Chicago sa terminal ko kasi nandun yung car ko, dun ko iniiwan lagi yung car ko. And I got lucky na dumaan ako dun kasi I was driving from Wisconsin to Chicago. Yung load ko is yung delivery sa Kentucky. So we're actually in Kentucky, guys. I'm here at the truck stop. So this morning, drinap ko yung load ko. I woke up around 4 a.m. this morning when I was in Chicago. I have to drive all the way here, 5 hours driving. And then, katatapos ko lang an hour ago. So, ngayon, wala tayong work kinabukasan. We don't have to worry. I'll stay all night long. Food trip tayo, and then manonood ako ng movie. That's all I'm gonna do today, okay? What else? Alright. So, ilalagay na natin yung isda dito. Cowboy lang tayo, guys, ha. Ito, templado na to yung ano, bangos. Templado na to. At saka boneless siya. Ayan, o. Ooh. Isa-isahin pagluto natin. So, walang halo, ganyan lang. Then we'll just pour it here. Like just like that. And then yeah, guys, makikita niyo naman mamaya. Anyway, i-end ko muna yung vlog na to and then I'll show you guys later yung before and after, okay? Bye. So yan, guys, makikita nyo naman yung tawag nito, yung mist, ano ba tawag nito, yung fog ng rice. Fog ba tawag dito sa English? I don't know. So yan, guys, malapit na maluto yung rice. Sarap ng amoy. Then after that, guys, pagkatapos kong lutuin yung rice, magko-coffee tayo. Look what I got, coffee ko. Nabili ko to kahapon and we do have some snacks. Paborito ko to. So guys, sa Pilipinas, ito talaga yung lagi kong kinakape pag umaga. Kasi yung mama ko may tindahan sa Pilipinas kasi pinagawang ko siya ng tindahan. So every morning, pagising ko, sabi ko kay mama, ma, timplan mo nga ako ng kape. O si mama, timpla agad. So halos sa isang araw, guys, nakakaubos ako dito ng 6 kasi mahilig ako sa kape. So, yung nilalambing ko yung mama ko, ma, timplan mo ako ng kape, ma. Alam mo yun, sabi niya, kape na naman. Ayun, na-miss ko tuloy mama ko. But yeah, guys, this is really, really good. Medyo mahal nga lang dito kasi nasa 10 bucks siya, isang bag ng ganito. Sa Pilipinas, magkano ba ito? Siguro nasa ano lang to, nasa 5 peso yung isang sachet, ha, hindi yung the whole bag. I think the whole bag is 500 pesos atin, o baka nga 400 pesos lang, di ba? So dito, extra. Eh, syempre, exported siya from the Philippines to here. So, kaya mahal pero okay lang. Haluto na yung rice. Ipapakita ko sa inyo yung dito ko ilalagay yung kape. Tapos, may lasuan ako dito para sa hot water. Tingnan nga natin yung bangus natin. Ayan. Malapit ang maluto. Yeah. So ganyan. Ganyan yung air fryer. Okay. Ito yung rice. Gusto ko sa rice is yung gusto ko sa rice, guys, is ano, ayoko yung malata. Gusto ko yung medyo dry para mas masarap. Yes! I'm so excited kumain. Tikman nga natin to. Ito yung sa Bisaya, guys. Kasi I am from Leyte. So I speak Bisaya and Cebuano. Nung bata pa ako, tinatawag ito sa amin dito na linubid-lubid. So yung neighbor namin sa Pilipinas, yung mga kababayan namin, nagluluto nito. Pero mas malaki nito. Super sarap. Pero ito, dito no, mahal ito. So ganito sa trucking, guys. You know, you just alam mo yun, yung madiskarte ka lang. You don't have to buy food outside a lot. Dito na sa truck, pretty much we live here, we stay here.
we sleep here. So dito na din kami kakain. Sarap nito. Kasi parang nasa parang bahay na to eh. Hindi ko nga in-expect guys na maging truck driver ako eh. I never thought of doing it. Pero here I am, I'm on the road, I love my job.
isa pa lamang inaasamasa. Kahit iba na ang minamahal ko. 30 minutes of uninterrupted listening. If you ride, you get it. Done yet? Yeah, sorry. Geico Motorcycle. Enjoy the next 30 minutes of uninterrupted listening. Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back. So finally, we're done cooking. So sinabi ko kanina sa inyo na yung magluluto ako ng shrimp sinigang next with pork belly. Pero hindi ko na niluto guys kasi sobrang dami na ng food. So baka hindi ko maubos, mapanis lang, sayang lang. So I end up just cooking the spaghetti and then rice and then yung isda and then isang maliit na hotdog, dalawang isda. Super bango, grabe, lutong bahay, lutong Jake, right? And then we have the pork belly. In air fry ko to guys, walang mantika, I just air fry it, and so kasi medyo mamantika na, super tender and then little crispy. So ayun guys, kainan na, and then mayroon ako ditong Diet Pepsi. Mahilig ako sa Diet Pepsi, pero hindi ko to laging iniinom kasi masama din sa katawan. But this is all my food here on my table. So thank you Lord for this food, and sana healthy tayo forever and walang sakit. So Lord, thank you so much for all the blessing, for all this food. Thank you. And then now it's time to eat. Kaya ko ang tanong, kaya ko ba itong ubusin? Anyways, naghugas na ako ng kamay. I mean, sinanitize ko na yung kamay. And yung spaghetti ko guys, ito na yun. Yung spaghetti.
Alam mo guys, kanina inisip ko lulutuin ko sana ng dalawang bag. Pero actually isang bag lang to guys, and then I got the Filipino soy sauce, and then I mixed it with hot dogs, and then yung Italian sausage hinalo ko, and then yung corned beef din hinalo ko din dito. So isang bag lang ang niluto ko kasi super dami, baka mapanis. So baka makain ko lang nito mga an inch lang siguro kasi super dami pala. And then ito lang. Yes, I'll eat. So ang sarap ng pakiramdam na wala akong trabaho bukas, kain lang, and then movie marathon later. So tara, kain tayo, sabayan niyo ako. Mukbang challenge tayo ngayon. Anyway, yung pagluluto ko kanina umabot ng mga almost 2 hours. Kasi itong medyo matagal tong pagluto ng yung pork. Dito sa may banana ketchup ako. Hold on. Is it? Dito sa ilalim. Where's my banana ketchup? No, no, that's not the one. Saan yung banana ketchup? Right here. So, cowboy lang tayo, no? So, ito yung banana ketchup. Just leave it here. So, tara, kain. Mmm. Lagyan natin yung pinsang ketchup. Banana ketchup, guys. Yo, Ipsy, malaki ng binili ko kasi para matagal maubos. So, kamayan tayo. Walang pinidor. Ngayon ang mga Pilipino dapat. Kung sa bahay lang, kamayan, walang artihan, di ba? Mmm. Crispy. Sarap. Anyway, yung hinalo ko dito guys sa pork, teriyaki sauce, kunti lang, at saka yung little bit spice ng ng black pepper and yung garlic onions. Nang hinalo ko, masarap, hindi masyadong maala, tama lang. Tapos yung bangus na isda. Templado na din to guys, boneless. Iwan ko lang kung maubos ko to, pero pag hindi ko maubos, bukas. Haktog. Alam ko maglalaway kayo ngayon sa akin. Kayong mga truck driver dyan, magluto din kayo. Huwag panay kain sa labas kasi mahal. Okay? And then, bili lang kayo sa Walmart. Sa mga baka magtanong kayo kung saan ko nabili yung air fryer na yan. I got it from Walmart. I think nasa yan. Kalimutan, hindi ako sure sa price, pero I think nasa yan. Bili, mga $25. Pero worth it kasi makakapagluto ka ng ng ganito, ng pork, ng chicken, kung fried chicken gusto mo din. French fries. Wala nang mantika na kailangan, air fryer lang. Sarap mo. Dito sa background ko, pinapanood ko din yung sarili kong vlog, Nax. So, sa mga bago dyan guys, please do subscribe on my channel. I'm Pinoy Trucker in USA sa mga bago dyan. And, yun, subscribe. Turn on that notification bell para to get updated sa mga upcoming videos na gagawin ko kagaya nito.
Mukhang mahaba yung vlog natin. Ngayon, guys, ang sarap ng pork. Kasi very tender, very fresh. And then crunchy. Heard that? Parang nagbabuffet tayo ngayon. And then anong tayo ng cook? Wow. Ngayon tikman natin yung spaghetti. Ang gagawin ko, maglalagay lang ako dito sa plato kasi baka mapanis. Oh, yan. Yan. Ang bango. So, kung gusto niyo mag-order sa akin, guys, pwede din ako gumawa nito, ipapadala ko sa inyo. Mas masarap pa sa Jollibee. So, tikman natin kung anong lasa. Masarap ba? Masarap ba, Jay? We'll see. Wow! Super duper sarap. Parang spaghetti din ng Jollibee. Sarap, guys. Tara, kain. Ayan. Wow. Grabe, ang sarap. I can't believe it. Masarap pala yung ano, yung spaghetti na instead of buying the, alam mo yung nakaano, yung hinahalo sa spaghetti, yung common na hinahalo sa spaghetti, yung grind pork ba yun at grind beef. Ito, corned beef lang. Bili na lang kayo ng corned beef instead na ano, ihalo nyo na lang. Ganun din ang lasa. Mas masarap pa. Mas malalasahan mo yung beef. Wow. Ito lang ang pangit sa akin, guys, madali akong mabusog. Isisave ko ito para bukas. Parang busog na agad ako. Anyway, guys, I'm gonna end this vlog. I just wanna say thank you so much for watching my video, and I hope you enjoy watching this mukbang video. And ano pa ba?
don't forget to subscribe, like, and comment down below. And then subscribe to my YouTube channel. I am Pinoy Trucker in USA. So see you guys in my next video. Bye-bye.